ng nangyari. Pero nung hindi mo pa alam kung ano-ano yung sinasabi mo. Diba? Hindi naman kung ano-ano yung sinasabi ko. That was my reaction. Kasi... Exactly. Sa tingin mo ba, magkakaroon tayo na ganito kung nakakatuwa yung reaction mo sa amin? Dapat ba akong matuwa? Dapat bang nakakatuwa yung reaction ko na nag-aaway-aaway kayo? At sa tingin mo ba, dapat akong matuwa na ganun ang reaction mo sa amin? Well, hindi yun. Hindi na yun para sa akin para i-decide kung ano yung mararamdaman mo. But at hindi rin ikaw, at hindi rin ikaw, wala ka sa posisyon para mag-decide para sa mga viewers. Hindi naman ako nag-decide for the viewers. Don't twist my words or wag mo anin yung reaction ko na parang it's an attack against you guys. These are your lives and ito yung kumakalat ngayon. And nag-base kami sa napapanood namin. I mean, kayo yan, kayo yung magkakakilala. Hindi namin kayo kilala personally. Hindi namin alam yung mga beef nyo. Pero the way na magsalita tong mga viewers nyo, the way na magsalita kayo, the way na kausapin nyo sila, you really know them. Hindi namin kayo kasi, alam eh. So, may sinabi ka kanina sa live na parang ang show namin ni Francis is walang moral? Ano? I did not say na wala kayong moral. Or I will never say that. Walang makukuhang maganda sa live, parang something na ganun? No, hindi ko yan sinabi. I did not say na walang makukuhang something. Or hindi ako ganyan magsalita. So ano yung exacto mga sinabi mo kanina sa live mo? Ang mga sinabi ko is I'm really disappointed. Nadidisappoint ako na knowing ha again yung initial reaction ko nung napanood yung mga video na nag-aaway-aaway itong mga beauty queens na nilulook up ng maraming tao. Nang dahil yun, sa live namin. Oo, dahil sa live nyo. Yun yung mismong point. Kasi di ba ang nangyari na ngayon, pinagdikit na yung video. So, again, if you'll imagine itong part ni Barbie and then part ni Francine, you have fan base. Ikaw, Miss Juliana, and then si Lars may mga fan base din. And then, alam mo yun, nag-aaway-aaway. And sabi ko nga, mayroon ng ganito before na hindi ko rin... Hindi nyo ba naisip na hindi namin ginusto na mangyari yon sa mga live namin? Yun yung mga, ito nga, yun lang, yung nilinig ako ngayon. Wait lang. Sana bago kayo nagsalita, bago ka nag-live, na disappointed ka, sana inisip mo muna. Nag-start yan sa live ni Francine, na-shock si Francine, so hindi niya ginusto. Sana nilawa kami isip mo na baka after live may ginawa si Francine para kausapin si Madam or si Lars. Teka lang. Ngayon nag-live ako. Ang okay. Gusto mong palabasin dahil sa live ko, kaya lalong nagkagulo dahil sumagot si Lars kay Barbie dahil tinanong ko si Lars. Tanggalin nyo nga muna yung mga wifi. Diba? Hindi ba ganun yung nangyari? Hindi. Ngayon isipin mo sa mabuti. iPad. Sana inisip mo na after mag-live ni Francine na inatake ni Barbie si Lars, hindi kaya kinuusap ni Francine si Madam or si Lars na, o Lars, kumalma ka ha, kasi medyo may bawi naman si Madam sa bandang huli kahit medyo may masakit na nasabi eh. Akin live ko, hindi mo rin ba naisip na hindi ko kagustuhan na nabunot ni Lars yung pangalan ni Barbie at after that, alas 7 ng umaga ako natulog dahil pinipilit kong maayos ang lahat? So ang ine-expect nyo is kaming mga nanonood, dapat malawak yung pag-iisip at mag-a-assume kami for the best. No. Hindi yun lang yung sinabi mo eh. Napakasimple lang yung iisipin mo. No, ito yung mas simple, Juliana. Kung alam nyo na sobrang init ng topic na, wait lang, let me speak. Wait lang po. Sorry for butting, but para lang maitapos ko to, para if ever may rebut ka, masabi mo rin na maayos. Kung ganun ka-sensitive yung nangyari sa live, na hindi mo rin na-expect, na shock ka din, na nagsalita sila ng masama, nag-away-away sila, they say bad word, hindi mo ba responsibility ka? Kaya nang sabi mo, na napuyat ka hanggang 7 a.m. kinausap mo din. And then si Miss Francis sinabi niya na siya silently, kinakausap niya rin tong iba pang mga beauty queen na huwag mag-away-away. Hindi nyo ba responsibility or at least na sabihin din yan sa public para alam din namin? Kasi hindi namin... Ina, okay. Point taken. Okay. Bakit kailangan ko pang sabihin sa public when I already posted my two cents about the matter? Nung tinalakan ko sila, Anne, tinalakan ko silang apat publicly. It's on my wall. And I do not delete posts. Okay. No, I mean, I'm referring to Barbie. Wait,
Wait lang. Kasi sinasabi mo na bakit hindi namin sinasabi. Ito lang ang logic dyan. If I do something, kapag ka nag-shopping ako at pinahappy ko yung sarili ko, and I don't post, papakialaman ng mga tao, di ba? Ang sasabihin, pinapaintindi ko lang sa yung logic, sasabihin ng mga tao, pasyala ka kasi. Kapag ka nag-post ako ng shinapping ko naman, na supposedly hindi ko ipopost, ang sasabihin ng mga tao, mayabang ka, nagpo-post ka pa. So, saan ka lulugar? Yun yung question ko. Okay? So, whatever I do privately does not define what I do publicly. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Okay. Okay? And as per your viewer kanina, the exact words that you said, because your live was deleted, as per your viewer kanina, ang sinabi mo, hindi daw dapat live, hindi dapat ginagamit ang live na platform para magkaroon ng ganon. Tama mali? Tama naman. Like, yun okay. Naman talaga yung gusto ko rin sabihin sa inyo. Okay. Okay. So, dapat ba? This is just my question. Walang personalan. Yun lang yung point mo. So, para mas maintindihan mo, sa puntong alam mo at sa puntong nilalaban mo, tama ba na ang Facebook ay gamiting platform para mag-post ng laplapan pictures or laplapan videos sa iba't ibang tao? Tatanungin lang kita, yes or no? Yes, I mean, is laplapan a crime? Is it illegal? Okay. So, so hindi illegal sa paningin mo yung makipaglaplapan ka na napakarami ding taong nakakakita? Anong point? Ito yung point. Ito yung point. Okay. How can you speak of morality when you also are immoral? Yun lang yung punto ko doon. Kissing someone else is immoral? That's not... Kissing someone else is not immoral. Okay, posting. Kissing someone and taking a picture of it and posting it is immoral. That's not my point. Ang point but ko doon... But that is the analogy you were okay. trying to say. No. No, ito ang sinasabi ko sa iyo. Kasi dinala mo na ako sa eksena na 'yan eh. Ang sinasabi ko lang, hindi mo nagdadala sa akin sa personal. Okay. 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 Let me rephrase. Okay, let me rephrase. Kung sinasabi mo na hindi dapat ginagamit ang live na platform para makipag makipag mag, makak